Marinig pa lang ang salitang exam ay sumasakit ng ulo sa nangkaramihan sa atin. Paano pa kaya kung board exam o licensure exam na? Paniguradong stress na sa pagre-review ang mga gustong mag-take nito. Dahil dyan ay may magbibigay sa atin ng tips and strategies kung paano makapasa sa board exam. At makasama natin para dyan si Analiza De Los Santos, presidente ng isang review center, si Jorick Magusara, ang COO, at kasama din natin si Severino Capillo na isang board passer. Pero 17 times nag-retake. Welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Yes, good morning. Alright. Good morning. Miss Analiza and Sir Jorick, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ano ba yung tips o strategies na maibabahagi ninyo sa ating mga ka-RSP para makapasa o magkaroon ng high passing grade ang mga nag-retake ng board exam? Yes, good morning. Madali lang naman. Identify your goal and make a system. Okay. Assess yourself. Ano ba yung gusto mo? And then, ano yung opportunity na maibibigay sa'yo kapag ka meron kang license? Yun na yung goal mo. Pero diba that's the pressure eh? Parang when do you know that you are ready to take the exam? Exactly. Yun na nga. Hinahanda ka ng review center na para malaman mo, handa na ba ako? And then, andun na mag-start yung system mo na kailangan committed ka, kailangan may focus and determination. And doon mo ma-achieve yung goal na sinet mo. Alright. How about you, Sir Jory? Yes, kailangan po talaga natin magkaroon ng, gaya ng nasabi ni Ma'am, ng commitment. Kasi dito pa lang malalaman natin na tayo ay ready na. At sa pamamagitan po ng review center na marami pong benefits at matutulong para sa mga aspiring professionals. Dito nila makikita at malalaman sa mga review centers na sila ay magaling at makakakuha ng lisensya. I think based on the tips or strategies that you've given to us, it's more on the value part and readiness, yes. No? But in terms of the content of the examination, how do you as review centers ready our reviewees and examinees dito sa kanilang pinitake na exam? Yes, Sir Joe. Yes. First, we have this, what we call the structured learning environment. Okay. And then we also offer expert guidance from our lecturers or faculty. And also, we have the simulated mock examinations. Dito po tinitest or hinahasa or tinitrain ng mga bata kung paano ang board exam sa pamamagitan ng pre-board or mock board. Okay. Yes. Ito kasama natin ngayon si Sir Severino. Yes, 17 sir. Times ka nag-take ng exam. Kwentuhan mo kami sa process nito. Ayan. So, 17 times na po ako nag-take ng board exam. So, kadahilanan po sa tagal na yan ay 1996 po ako graduate ng education. Pero na hindi po natuloy. Kaya nung bandang huli, nag-isip ako na mag-take ng board. So nagpunta ako sa mga iba't ibang review center, pero hindi pa rin pinalad. So sa madaling sabi, within that 17 times, sumulpot ito yung isang review center. Okay. Kaya doon po ako pumasa, sir. Okay. So on the 17 times, yung pang 17th mo, you came with this review center at doon ka nakapasa talaga? Yes, sir. Okay, so sa tingin mo, bakit nakatulong itong review center na ito para ikaw ay mag-isa board passer? Because 17 times eh. Yes, sir. Malaki ang maitutulong ng review center, lalo na po yung review center na aking napasukan. So siya po yung nagbigay ng buhay, ng aking buhay at pangarap para pumasa ng board exam. Okay, ano yung tinake mong exam? Let po, para sa TLE major po, okay. Sir. Okay, I see. Alright, so as a teacher right now, ilan taong ka na bilang teacher ngayon? Nag-start pa ako, sir, nagturo. 1998 pa, sir. Ah, 1998? As of now, sir. Yes, sir. Okay. So, and then you passed the LET examining. The LET, kailan? 2022, sir. Okay, last year lang. Yes, sir. Grabe, after 17 years, ha? Pero Miss Analiza, sa tingin nyo, bakit kailangan talaga ng review center ang marami natin examinees in order for them to pass their exams? Yes, kasi lalo sa ngayon na madali yung access. Mm-hmm. Yung iba kasi is tumitingin na lang sa internet and then yun yung mga mali na akala nila na yun ang tama. Mm-hmm. So kami is sa research-based, book-based, sir. Book-based and also traditional way. Okay. Sa pamamagitan po ng traditional way, may iwasan natin. Traditional is like face-to-face. Yes, yes. Face-to-face. And also yung pinatawag natin conventional way of teaching. Okay. Kasi sa pamamagitan nito, mas maraming kaalaman ang matutunan ng mga estudyante. Ayun, mas effective pa rin mas siya. Mas effective po okay. Siya. Sir Jorick, paano naman yung mga gusto mag-review o mag-enroll sa review centers pero
walang financial capacity? Yes, actually po, marami po tayong ino-offer or ang mga review centers marami pong ino-offer. Mm-hmm. Tulad po ng pakikipag-ugnayan sa mga LGUs. Sa pamamagitan po ng mga LGUs, nabibigyan po sila ng assistance or financial assistance or subsidy. At doon makakapag-review na po ang mga bata sa mga review center. And excited po kami dahil sa bawat taon or this coming December po actually, magkakaroon po kami ng palibring review. Oh. Para sa mga 50 aspiring professionals. Ayan. On different fields ito. Yes. Okay. Pero I want to know, what are the programs that you guys are catering? Yes, meron kaming criminology, midwife, nurses, and teachers. Ah, okay. Yes. In fairness mo pala, at least, no, parang on different fields din. And looking forward to other kinds of board examinations na pwede nyo rin i-cater soon, no? Pero balikan ko lang si Sir, no? So ngayon, ano yung pakiramdam na after 17 times, nakapasa ka na ngayon at sa ka nang ganap na teacher, meron ka ng LTT sa huli ng iyong pangalan. Yes, sir. So sa tagal kong pangarap, sir, talagang napakasaya, tuwang-tuwa. At saka po, nagbibigay talaga siya tulong sa atin, lalo na po yung lisensya. Dahil kung wala si lisensya, siguro natanggal na naman ako sa kay DepEd. Ah, ganun. Yeah. So ngayon, under DepEd ka na ngayon? Yes, sir. Bali, permanent na pa ako ngayon, saan sir. Saan ka nagtuturo? Sa Santo Niño Integrated School, sir. Sa Tanay Rizal po, oh, sir. Oh, nice. It's, I'm happy, no? At least, no, iba pa rin yung pakiramdam na meron sa last name mo. Plus, you have the license. Yes, sir. Siguro, sir, Sir Jorick and Miss Annalisa, karagdaga mensahe, paalala na lamang para sa ating mga RSP na nais mag-take ng kanilang board exam, baka may additional tips pa kayo, Jai. Yes, sir. Yes. Follow in. Yes. Pwede nyo po kaming i-follow sa aming mga social media accounts, sa FB, sa TikTok, and sa YouTube. Okay? Alright. And of course, do you have any plans dun sa libreng pa-review na ito? How can they avail this? Yes, pumunta lamang sa aming pinakamalapit na branch na makikita nila at doon ay makukuha nila yung 50 na libreng review. Ayun. So, maaaring isa ako sa makapasok doon. Ano yan? Regardless kung ako ay criminology yes, course programs. Ko. Ayun. Actually, sir, ito po ay pamaskung handog namin para sa kanila at ito po ay way ng aming pasasalamat. Alright. Yes, dahil dyan, maraming salamat sa pagsama sa amin. Annalisa, Jorick, and Severino. Paniguradong ang ating mga ka-RSP ay talagang matutulungan ninyo sa inyong mga ibinahaging tips. Again, thank you so much and stay safe.